Today, we will be studying about comparing money through 1,000 pesos. In Tagalog, maghahambing tayo ng pera hanggang 1,000 piso. Pero bago ang lahat, or before that, let us have a review about the Philippine coinage and banknotes or bills that we have in the Philippines. We have 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos, we have 50 pesos, 20 peso coin, ito yung pinakabago natin from Banko Central ng Pilipinas, we have a 10 peso coin, 5 peso coin, 1 peso or piso in Tagalog, we have 25 centavos or sa Tagalog, 25 or 25 sentimo. We have a 10 centavo coin. Last one, we have a 5 centavo coin or in Tagalog, 5 sentimo. Ayan. So, bago tayo mag-compare ng numbers or money or before we compare money up to 1,000 pesos, let us be reminded of these comparing symbols. The first one, this symbol is greater than. Ibig sabihin po, kung alin ang mas malaki, kung ang mas malaking number ay nandito sa ating left side, that is greater than. Or if gagamitin natin ang kanang kamay at itatagilid, okay, kanang kamay, patagilid, that is a greater than sign. Next naman, if ating itataas ang ating kaliwang kamay at igigilid natin, so that is called less than. And then we use equal or equal to kapag magkaparehas or same numbers or same amount of money ang ating pinagko-compare. So in our example, which of the following has the highest value? In Tagalog, alin sa mga sumusunod ang may pinakamataas na halaga? Is it a 100 peso, a 50 peso bill, or a 500 peso bill? 5, 4, 3, 2, 1. That is correct. Our highest value or highest bill here is 500 pesos. Next, again, which of the following has the highest value or alin sa mga sumusunod ang may pinakamataas na halaga? Is it a 10 peso coin, a 20 peso coin, or a 10 centavo? Pag pinagsama-sama natin itong 5, we have 50 centavos. So, 5, 4, 3, 2, 1. That's right. We have 20 peso coin as our highest value. Oh, let's compare naman. So, 100 pesos compared to 50 pesos. What is the answer? Alin ang mas malaki? We have 5, 4, 3, 2, 1. The answer is greater than, or it is read as 100 pesos is greater than 50 pesos. Next, compare 150 pesos by 500 pesos. Kung mapapansin nyo, mas malaki ang value ni 500 pesos. Ibig sabihin, ang malaking bibig ng ating comparing sign ay nakaharap kay 500. In English, the opening of our comparing sign is on the 500 peso bill. So, our answer is here is less than. So, again, it is read as 150 pesos is less than 500 pesos.
How about 300 pesos compared to 300 pesos? Mga bata, since pareha sila ng value, pareha sila ng 300, ibig sabihin ang sagot natin ay equals. Next one, compare 547 pesos and 50 centavos by 547 pesos. Kung mapapansin nyo, itong 50 cents natin or halos magkaparehas lang si 547 pesos, silang dalawa. Nagkaiba lang tayo sa cents. So, ibig sabihin, itong mas malaking value natin. And our final answer is 547 pesos and 50 centavos is greater than 547 pesos. Next. Ayan. Pwede niyong basahin. You still have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is greater than 978 pesos and 50 centavos. Laging tandaan, ang basa kay period ay end. 50 centavos is greater than 947 pesos and 50 centavos. That's all for today. Thank you for listening.